Bagong oportunidad abroad ang hatid ng pinaplanong kasunduan ng Pilipinas at South Korea, lalo na para sa mga Pinoy caregiver. Pati sa Hungary, kailangan ng mga manggagawang Pinoy. Nakatutok si JP Soriano. Puspusan na ang paghahanap ng trabaho sa ibang bansa ni Lucia na TESDA graduate para sa kursong caregiving. Ayaw daw sana niyang umalis ng Pilipinas para hindi maiwan ang anak at magulang na sinusuportahan niya. Ang problema. Ang income kasi napaka super lower talaga ang sahod. Hindi katulad doon sa ibang bansa, parang mas doble pa. May oportunidad ngayon ang mga kagaya ni Lucia sa South Korea. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa, nakikipag-usap na ang South Korea sa Department of Migrant Workers ng Pilipinas para sa posibilidad ng pagbuo ng isang bilateral labor agreement. We are interested in, you know, the sending Filipino caregivers to Korea because, you know, Filipino caregivers have earned a high reputation, good reputation worldwide, and that will be, in our view, there will be a win-win partnership between our two countries. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, nag-umpisa ang pag-uusap ng South Korea at Pilipinas nang talakayin ng dalawang bansa ang expansion o pagpapalawig ng employment permit system na ibinibigay ng South Korea sa mga Pilipinong manggagawa. They want to allow the entry of caregivers to Korea on a pilot run basis but only through a government-to-government hiring facility. Bukod sa posibleng deployment ng Pinoy caregiver sa South Korea, nagsabi na raw ang bansang Hungary na kailangan din nila ng mga factory at skilled workers. Aabot na raw sa 6,000 Pilipino ang nakaalis na para magtrabaho sa Hungary. The Hungarian government for their part assured not just a expedited process for hired qualified Filipino workers but also protection, for adequate protection for Filipino workers. So itiyakin daw ng DMW na bukod sa maayos at sapat na sahod, maganda ang benepisyo ng mga Pinoy workers at protektado ang mga OFWs ayon sa mabubuong kontrata o kasunduan. Huwag papatol sa illegal recruiter, siguraduhin dumaan sa Department of Migrant Workers, and merong particular skills training certification requirement, no, through TESDA accredited institutions. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.